Hello mga ka-Bexy! Welcome back to my channel! Today, magluluto tayo ng sizzling beef with tofu. So, simulan na natin ang sizzlingan! Hello mga ka-Bexy! Itong ating kailangan gamitin sa paggawa ng sizzling beef with tofu. Siyempre, kailangan natin ng tofu. Inislice lang natin yan ng square-square. Ito rin yung beef natin, pinalambutan na natin to. Iniwa din ng square-square. Kailangan natin ng celery. Kailangan natin ng green chili and red. Kailangan natin ng onion and garlic. Kailangan natin ng salt, ng pepper. At saka kailangan natin ng oyster sauce. And kailangan din natin ng butter. So, simulan na natin ang ating pagluluto. So, ayan guys, nakasala na yung ating kawali with mantika. Painitin lang natin ang bonggang-bongga. Then, and the next na natin yung ating tofu. Yun ang una natin, pipirituhin. Wait lang. Hello guys, ayan, init na yung ating kawali. So, ipiprito muna natin yung ating tofu. Ingat. Pag nag-treat tayo ng tokwa or ng tofu, kailangan sabay-sabay para tipid sa gasol, tipid sa mantika, and tipid sa thyme. So, let's wait! Hello guys! Ayan mga kabeks! Ito na yung ating tofu. Ngayon, ang gagawin nyo lang, iset aside nyo siya sa loob ng kawali. Ganyan lang. Tapos, bawasan natin yung ating mantika. Ayan. Less natin ng oil para hindi ma-oil. Ayan. Ganyan lang. Bawasan lang natin ang ating oil. Then, inexa natin yung isa yung syempre, always garlic. Ayan. Maraming bawang. Isang buong bawang yung ginawa ko. The more bawang, the more masarap. Ayan. Ganyan lang. Habang nag-iisa kayo, nandiyan din yung tokwa. So, usan nyo yung apoy doon para hindi masunog yung tokwa or tofu. Yan. Ganyan lang. Yan. Pwede na yung ating garlic. So, next naman natin yung ating onion. Yan. Andan na natin yung ating onion sa ating kawali. Ayan. Tapos, iangat yung ganito yung kawali nyo para maipon yung mantika doon sa gilid. Hindi kasi masarap pagka ma-oiling food and not healthy. Di ba? Kailangan healthy din. Lulutuin lang natin itong ating onion. Then, extra natin yung ating beef. Ayan. Ganyan lang po. Ayan guys, luto na yung ating onion and garlic. So, inex na po natin yung ating beef. Itong beef natin malambot na to kasi napakuluan ko na kanina pressure cooker ko. Kaya ganyan ang itsura. So, ayan, i-mix lang natin silang dalawa ngayon. Yung beef at saka yung tofu. Gisa-gisa lang natin ganyan guys. Ayan, halo lang. Ayan guys, pagka ganyan na, lagyan natin ng kalahating basong water. Tubig. Para hindi naman siya mag-run ng bonggang-bongga. Ayan. Tapos, pagka nalagyan nyo na, lagyan nyo na po yung ating oyster sauce. So, hindi ko na siya transfer sa ating nalagyanan. Taktakan nyo na lang, tansyahin nyo na lang. Siguro mga, ayan, mga 1/4 cup or 3/4 cup ng oyster sauce. Ayan. Ganyan lang po. Tapos haluin na natin ng bongga-bongga. Mazarza and masarap. So, ayan guys. Pagka ganyan na, inalagay na natin yung ating sili. Ito yung green and red sili. Then, lagay na rin natin yung ating
celery, and then lagyan natin yung ating salt, ayan, at saka yung ating black pepper. So, tikman nyo na lang kung saan kulang or dagdagan nyo ng ano, ng oyster pa kung kulang, nakukulangan pa kayo sa lasa. So, let's wait na lang natin. Ay, nakalimutan ko pala. Lagyan natin siya ng isang kutsarang sugar. Ayan guys, lagyan na natin siya ng 1 tablespoon of sugar para maghalo yung tamis, anghang, alat. Ay, ang sarap nito guys. With lasa ng celery. Bongga. Ang sarap nitong pulutanin later. Pwede rin siyang ulamin. Mas masarap pwede rin siya iulam sa kanin. Pero for me, sarap nitong pulutan guys. So, ayan. Ganyan lang. Luto na siya. Napakabilis lang lutuin. Yung tokwa lang talaga ang matagal. So, tikman nyo na kung saan kulang, sa alat, sa tamis, sa... Ayan. Okay na yan. Sa anghang. Pwede nyo rin naman dilagyan ng sili kung ayaw nyo lang is spicy. So, let's wait. Ayan, guys. Luto na yung ating sizzling beef tofu. So, hindi pa dyan nagdadaan ang ating pagluluto. Ayan. Set aside muna natin siya. Set aside natin siya. Ayan. Then, lagyan natin ang sizzling plate. Ayan. Painitin na natin ang bonggang-bongga itong sizzling plate natin. Ayan. So, ayan guys. Mainit na mainit ang ating sizzling plate. Lalagyan na natin yung ating butter. Kung wala kayong butter, margarine. Ayan. Ooh. Ingat kayo kasi nag-aapoy yan. Ayan. The more butter, mas malasa. Guys, init na yung ating sizzling plate. Dalagyan na natin yung beef with tofu. Ayan. Ayan. Sizzling beef with tofu. Then, off na natin yung kalan. Sobrang init na niya. Habang mainit na mainit pa siya, lalagyan na natin siya na egg. Lagyan niyo lang sa gilid yung isang pirasong egg para maluto. Pagka ganyan na guys, lagyan na natin siya sa ating sizzling plate. Ayan. So guys, ayan na yung ating sizzling beef with tofu. Ayan. Sarap na sarap yan. Panalo. So ayan. Let's taste it guys. Ayan. Hi mga ka-Bexy! So, eto na nga yung ating sizzling beef with tofu. Siyempre, the best yan pag may beer! So, buksan muna natin yung beer niya bago natin tikman. So guys, please don't forget to subscribe to my channel. Ring the bell for new recipe. And lasing na ako. Charot! So, cheers guys! Cheers! Wala yung mga bisita kong matataba, kaya solo flight ako. Beer pa lang, okay na. Charot. So, tikman na natin ang ating sizzling beef with tofu. Mainit. Ang sarap. Ang lahat yung alat, yung tamis. Ang lasa ng vegetables, yung celery, at saka yung beef. Saka is spicy. Sarap. Ano yun? Ang sarap. Ang usok-usok pa. Sarap. I hope you gustuhan yung recipe ko guys. Please don't forget to subscribe and share my videos.
Love you all. Bye. See you again. Isa pa. I'm not satisfied. God bless. Bye.